pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka namang ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa informant. Your Honor. Ang sinasabi mo galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yun doon sa kanyang short statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil doon sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Na yung litrato na yon na pinrin magmula doon sa kanyang cellphone, pinakita Your Honor yun. Pinakita yun. Yung mga ano na yan, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko o nakikilala ko yung tao na naandun sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi ko kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, ano, siya po ang nagsabi doon. Sige, bigyan mo ko dokumento. Your Honor, nandun nga po sa PIDEA. Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O PIDEA, meron bang pangalan si Marcel Soriano dyan at si Presidente Marcos? Your Honor, hindi pre-operations report. There is no such thing. But there's a hidden phrase there. No mention of the name Bongbong Marcos. There is the name of Bongbong Marcos alias Bong and Your Honor. Involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report. But the drug list? There is no name of the president. See? Marcel Soriano? No name, Your Honor. Your Honor, ito po ano, even si Pangulong Duterte. Si George, if I may, Jonathan. Your Honor. Yung ayaw, taruhin natin ito ha. Talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung confidential informant mo? Or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and handler. Alam natin, as operatives, meron tayong agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Alam niyo, Your Honor, ano? Pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Kung may lalaki? Your Honor, yung mahirap kasi kung i-divulge ko yung kasarian ng confidential informant, Your Honor, makakalib ang buhay noon. Hindi po man sa, ano, no? Yung confidential informant, Your Honor, hindi po sa, ano, talagang makakalib ang buhay, maka-identify kagad siya. Operator ka, ako operator din ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung credibility mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka, dahil baka gawa-gawa mo lang ito, dahil wala kang maituro na informant eh. But ito ha, just a piece of advice. Once the deposition of your informant is reduced into writing and sworn to before, sabi mo, before a lawyer na PIDEA, that deposition automatically becomes a public document. Kapag public document yan, yung abogado ng PIDEA, na notary public, na nagbuha ng deposition at nag-sworn
ng deposition before his presence, automatic yan, obligado yan siya by law to submit a copy to the fiscal or the, to the court. Yung court na nagbigay sa kanya ng power of notarial power, ibibigay niya yan. So, ultimately, magiging public document yan. Hindi mo na yung maitatago. So, ngayon, tanawin natin, are you just hesitant to break your code of honor, your relationship between you and the confidential informant, or talagang wala ka nang maalala? Kasi your reputation is at stake here. Your Remember, Honor. Your reputation is as a resource person is at stake here pag hindi mo ma-remember. Your Honor, ano? Kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot na i-reveal ko yung kasarihan, confidential informant, na wala akong mababayolate na constitutional rights ng tao, ipagkakaloob ko po. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung pangalan niya, hindi ko matandaan. Kailangan ko po yung dokumento. Totoo po yun, Mr. yung dokumento. Chair. So saan na yun ang dokumento? Nasa pinaya nga po. Kasi kaya po ako lumabas. Dahil po, ako yung nag-imbestiga eh. Yun lang po yung sa akin eh. Ito, Jonathan, no? Mr. Morales, in your interview with Maharlika, April 30, 2024, in her YouTube channel, you said that dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential agent. Meaning, sinabi mo ba ito sa interview mo kay Maharlika? Ay, sinabi ko kung dadalhin ko yung kanyang ano po, no? Yun yung usman ko yun, sa totoo lang. Dadalhin mo sa hukay. Itong sinabi mo ito sa interview with Maharlika. Hindi ko na po matandaan yung exact words na sinabi ko po doon, Your Honor. Please do not. Pero yung... Mag-self-distract na dito kapag... Mr. Chair. Ito ay recorded lahat. Meron ito, sinabi mo na dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential informant. Sinabi mo ito, hindi? May sinabi ka ako, Your Honor, doon sa identity ng confidential informant. Sagutin mo lang, diretso yung tanong ni Senator Bato. Sinabi mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Exact phrase po sinabi mo ito. May sinabi po ako, pero hindi. Your Honor. To disibig. Pero ako sinabi na papaunin ko sa dibingan. Yung confidentiality, yung identity ng confidential informant, Your Honor. So meaning, hindi mo talaga ilaglag kahit ano mangyari? Hindi ko ilalaglag yung mismo pagkakakilala ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, Your Honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Yun po, Mr. Yun Chair, po, Your Honor. Mr. Chair, let okay. me... Okay, Senator Jinggoy, go ahead. He remembers all the details, but he does not remember the name of the confidential informant. That is quite absurd. Ano ba? He or she? Your Honor. He or she? Your Honor, yung sinasabi ko po sa inyo po, bibigyan niyo po ako ng karapatan. Yan po, ito po yung hinihili ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi, ang hinihili ko lang po is garantiya. Kasi, kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Opo, kasi alam doon sa sirkulasyon po eh, sila-sila po yun eh. Sila-sila po yun. So, magkaroon ng executive session. Gusto mong sabihin, in executive session? Wala ba sinabi lang ng mga tao rito? Eh, yung dalawa lang, mag-executive session. Yes, sir, pagka kayo, pero yung ang pangalan, pero yung kasarihan, masasabi ko sa inyo. Kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng garantiya na hindi ako ma-incriminate. Pero yun lang po. Paano ka ma-incriminate na kasarian lang pala sabihin mo eh? Sinong, anong population ng gender na lalaki o gender na babae sa buong mundo? Your Honor, pagka nagsabi ho ako, masusunod. Wala na magtitiwala sa law enforcement. Oo, oh, regardless. Lalo sa magbibigay ng trabaho. Kasi ngayon, ikaw ang nasusunod ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin, ikaw ang nasusunod. Ito totoo lang ha, I am giving you an advice. Ikaw na susunog ngayon dahil tinatago ko yung identity ng informant ko. I understand your position.
na ayaw mong ilaglag yung ahinti mo. Pero ito, nandito na tayo ngayon sa hearing na ito. Baka naman kahit na executive session, pwede mong sabihin sa akin kung sino yung format mo. Dalawa lang tayo. Pareho kayo. Wala. Your Honor, kung ito yung pangalan, alam ko, kaya nga hindi, sa totoo lang, Your Honor, hindi ko nga kung alam, hindi ko nang matandaan sa tagal. At saka yung sinasabi, Your Honor, ni Senator Kikoy, na lahat ng detalye alam ko. Your Honor, hindi ko nga alam yung ibang detalye. Kung ano lang po yung natatandaan ko, yun lang po. Alam mo, hindi ka panipaniwala ito mo sinasabi mo dahil yung mga ibang detalye, alam mo, yung ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung gender nung confidential informant, whether babae o lalaki, hindi mo rin ayaw mo rin sabihin. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa inyo, way back, alam mo. Your Honor, kung mapapansin nyo. Alam mo, Mr. Jonathan, ano bang rango mo, Jonathan? Colonel? Hindi po, agent po. Ha? Agent. Agent, alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito, panay-hearsay, hindi ka namin paninulaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, masikat na artista. Tinanong natin ang PDEA, they were never included in the drug list. Alam mo, sinungaling kay. Your Honor! Sandali lang, patapusin mo ako. Ang sinungaling kay, huwag mo naman itadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Your Honor, okay. Trabaho po yun. Trabaho ako po yung nag-upisa, tumanggap lang po ako ng information. Trabaho mo na maglagay ng pangalan sa dokumento na hindi naman sila. Your Honor, mali naman po yan. Mali naman po yan. Trabaho naman. Your Honor. Sandali lang. Trabaho ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay na hindi naman involved sa illegal na droga? Trabaho po yan. Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, noong panahon kasi na yun. Kasi wala naman ipidensya eh. Your Honor, nga to nga po sa PDEA na iwan. Naiwan. Your Honor. Mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang impormasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, opo, Your Honor, Your Honor, Your Honor. Alam mo, I am tempted to invite the former President Duterte per your insinuations, pero ayaw ko magiging ma-politicize itong hearing natin. We may lose our objectivity here kapag papasokan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with the President Duterte. Pero, my God, with all honesty, I'm trying to be objective here. Kaya, please, wag mo munang idama yung former President Duterte kung gusto mong hindi mapasokan ng political color itong ating hearing. Ako, in all honesty, in the interest of fairness and justice and truth and everything, gusto ko siyang imbitahan. Pero alam mong titingnan ng mga tao dito, ma-politicize yung hearing natin. So please, hindi muna natin aabot. Even President Marcos, na yung nakalagay dyan sa pre-ops ninyo, ay kung ako'y talagang gusto kong kuwan, tatanungin natin siya, imbitahan natin siya, gusto kong imbitahan. Pero ayaw ko. Recognize the objectivity ng ating hearing. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve ito, mga leakage na ito, please. Your Honor, ito na, Your Honor, yung sinasabi ni yung dokumento na yan, iniwan sa PDEA, iniwan ko doon sa PDEA. Magmula nung marilip ako doon sa IIS, nandun po yan. You know what? Ganito po yan, Your Honor. Ito ang confidential. Yes. Okay.
Chairman, naniniwala ako na yung papel mo is authentic. Yes, sir. Naniniwala ako. Sabi ko na, yun din naman sir, authentic yan. Klaro yan, pero may investigation. Ang tanong na ngayon, sino na lang wala na yung papel yan? Saan yan ngayon? Bakit ang surveys yan sa ibang tao? Kaya ngayon, malaking papel mo dito. At saka sana si Marlica, mag-alit ko siya ngayon. Kailangan natin talaga. Sino na check yung papel yan? Ako, no question about me. Totoo yan, kinukonfirm ko yung papel na yan. That's authentic. Higit ako. Ay, susukal ko yung ating buhay dito sa authenticity ng papel na yan. Totoo yan, kung ang tanong, sino na check? Yun lang yung order eh. Kaya ako sumulat niya. Para sabihin ko sa kanya na wala akong kinalaman dyan sa ano na yan. Yan. Sinabihan nila ako, tumawag ako sa kanila. Anong sabi ni Director Francia? I-deny na lang natin. I-deny na lang natin para hindi magulo. Yun po yung sinabi niya eh. So, Your Honor eh. Your Honor. So, bago tayo pupunta kay Francia. With the permission of Senator Jinggoy, I just would like to continue with Mr. Ring. Yes, please. You mentioned, kasi baka mawala tayo sa direction kung saan tayo mapunta. Mamaya, punta ako si Francia, pati si Curioso, at saka si Ma'am Maricel Soriano. Tapusin lang kita. You mentioned in paragraph number 12 of your position paper that after being halted, it was treated as ordinary case. Hence, shelf. What do you mean by treated as ordinary case? Ano ang standard operating procedure ng PDEA sa mga ordinary case? Kailan nagiging hindi ordinary case ang isang kaso? Nawawala ba sa pagiging classified information ang nature kapag natag as ordinary case? In this case, you classified it as confidential based on the markings on the said documents. Ordinary case, Your Honor, your treatment, kapag hindi na siya nagkakaroon ng follow-through. Kumbaga sa ano, yung kaso na yan, dumating lang at wala namang ano, andyan lang siya. Hindi kagaya, Your Honor, yung mga kaso, kagaya ng mga case operational plan, talagang pinupursige po namin yan. Halos araw-araw, gabi-gabi, talagang walang patent yung operation para lang meron kaming patuklasan. Hindi kaya yung kaso na yan, yung sa folder na yan, yung kay politician Bongbo Marcos, no, President Marcos, Your Honor, at saka doon sa actress Maricel Soriano, yan, kinrato lang po ng ordinaryo, hindi matuloy, hindi angel lang. Katulad po nung ibang kaso, kagaya nan. Yung kaso doon, halos kasabay niyan na, ano no, yung kapareho niyan, yung nawala ng Armalite sa Baguio. Okay. So after the operation was halted, yes, Your Honor. What happened to the information you gathered? Saan napunta ang mga documents na ginawa mo? Did you report your concerns to anyone within the chain of command? Doon lang po sa opisina. Alam naman po ni Director Francia yun eh. Hindi naman po pwede hindi niya alam eh. Saan sa opisina? Doon sa investigation division po. Nandun po, may mga confidential po kami ng mga folders doon. Sama-sama po yun. Pinapatunglaran po namin doon. Tapo yung talaga, Your Honor. So, sinabi mo, wala naman ibang paglalagay. Sinabi mo, the case folder containing witness deposition. Yes, Your Honor, isang folder po yun. Folder. General computerized. 5 pieces, Your Honor. 5 pieces, sabi mo. In different situation, at different location. So, yun lang, sinabi niya. Yes, Your Honor. Si actress Maricel Soriano at yun in-identify ng confidential informant. Sino ba? Si, ano no, si now President Bongbo Marcos. Your Honor. Sino ba? Bongdasa? Yes, Your Honor. You know him? Alam mo yung Bongdasa? Hindi po. Siguro lang po ng confidential informant. So, siya po nang ka-identify eh. Kasi... Nakita mo yung mukha ni Bongdasa doon sa picture? Yes, Your Honor. Sa limang pictures na yun? Ilan doon sa picture, Your Honor? Mr. Chair? Yes, nagwagay ko itong sinasabi ni Mr. Morales, double hearsay. Double hearsay naman talaga eh.
pinapakalanan niya yung si Marcel Soriano, Bongo Marcos, Bongtasa, galing daw sa informant niya. Your Honor, sa pagkolekta namin ng mga information, ganun lang po ang proseso. Buti nga po, Your Honor, yung pagkakataon na yun, na-reduce po yun dun sa affidavit. Kasi nga po, ang purpose po na pagkuha ko ng affidavit that time is para po dun sa application ng sex warrant. Kaya po yun, deposition of witness po yung prepared na document, yung short statement na yun. Yung tinuturo po na condominium, hindi po sa basta-basta na lang magkakandakan anti-drugs operation. Kinakailangan po dun is search warrant. Kaya nga yung preparation po ng dokumento na yun, nireduce dun sa deposition of witness. Ngayon, dun sasabihin, kaya nga ang purpose, Your Honor, na operation sana ng casing and surveillance is to verify the veracity of the report, Your Honor. Ipitono, dismiss ka sa PDA. Kanino mo officially turn over ang mga confidential document na hawak mo noon? Yung case folder mo? Yung dismiss ka na sa PDA, di ba? Na-dismiss ka sa PDA? Yes, Your Honor. Yung case folder na yon na ang laman, limang pictures, yung deposition ng confidential informant, at saka yung pre-ops, at saka authority to report, at saka yung affidavit, ay yung memorandum. Kanino mo turn over? Knowing that those documents ay classified documents, security classified. May nakalagay pa nga doon, confidential, di ba? Yes, kanino mo turn over? Doon po sa opisina namin ni Director Pancha. Kami na yung tinanggap niya officially ni Director Pancha? Your Honor. Kalawa po kami dyan sa kwarto sa opisina, doon nagpapalitan kami sa table. Dalawa po kami, Your Honor. Noong nagkaroon kami ng relief order, nirelief kami, napunta kami ng NCR, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak pa ng anumang folder. Ultimo nga po, case folder, hindi ko na nahawakan. Kaya pati nga hearing ko, hindi ko nga nahatunan. Gawa na yung case folder, andun doon, Your Honor. Yun. Wala kang personal file? Wala po. Hindi naman ako nag-uumi sa bahay niya. Ako, ganito ha, Morales, Agent Morales, marami akong investigator na under me na kahit natapos na yung kaso, sinabihan ko magtago kayo ng personal file ninyo dyan dahil pakadarating ang araw, ma-imprinto natin ang tao na yan somewhere. Tapos magiging powerful yan, mamaya ipapatay tayo dyan, hindi natin alam na yun pala, subject natin noon. Marami akong hinawakan noon ng mga terrorism cases, mga terorista. Ngayon, retired na ako, retired na yung investigator ko, pero pag remember ko, tawagan ko siya, yung investigator. Sino na yung terorista na hinahabol natin doon sa Maguindanao noon?
Ano nga pangalan nun? Sino nga yun? Sino nga yung mayor, mayor doon na hindi lang protektor kundi siya mismo ang drug lord sa kanyang munisipyo? Automatic yung investigador na may hawak ng kaso noon, mayroon siya personal file eh. Sir, sikuan yun sir, ito yun, titingnan ko muna sa file ko. Hindi mo ba ginagawa yan, personally? Your Honor, yun yung totoong nangyari, wala ako talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo, no, mga kaso na ano, hindi nga po, nandun po. Hindi. Wala akong nadala, Your Honor. So, kung siya, kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon? Your Honor, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong nyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na-dismiss ka sa PDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin, nung na-dismiss po siya sa PDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yun. Sinasabi niya na sa akin tinanover, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny mo. Deny mo na hindi mo talaga. Walang. Kasi po, dapat siya ang may responsibilidad na itago yun. At kung seriously, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo yung sip cape yan, ibigay mo doon sa, turnover properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, yes. Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng PDEA. Yung sinasabi niya na ako raw nung na-dismiss, ano? Hindi po, ang pinag-usapan po natin, di ba yung sinasabi ko nga sa inyo, nung narelieve kami sa IIS, narelieve po kami from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Kung sila, kung siya nakakahawak dahil ano siya, pero kami, ako, lalo ako, hindi po. Dahil mahinit po sa akin ang PDEA leadership doon pa. Nung magmula nung narelieve kami doon, sinasabi ko nga po nga sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi nung tayo yun, nag-file pa kami ng kaso sa IAS. Nag-file pa ako. Kaya lalong nagalit sa akin ng administrasyon ng PDEA. Kaya nga yung sinasabi nga niya na dapat ako yung may hawak ng kaso, ako yung case officer, dapat meron ako. Hindi na po kami, ako, lalo ako, hindi na ako nakabalik to sa opisina na yun. Hindi na po, binabawalan po talaga. Talagang, kumbaga sa, ano, doon lang po kami doon sa kumpo ng NCR. You confirm, Francia? Na hindi nila kayo makakapasok doon sa opisina niyo? Alam niyo po, Your Honor, gusto ko sanang ituloy yung sinasabi ko kanina. Ang tanong niyo po sa kanya, nung na-dismiss siya, kanino niya tinanover? Ang sagot niya po sa akin. Wala po siyang tinanover sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang itinanover sa akin. Yun po yung papel na yun, kung totoong may ganun, ay ano po, dapat hahawakan mong mabuti yun. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa isip ko, baka matay ko bang isipin? Kaya po niya hindi nagawa yun kasi walang ganun. Ganun po yung honor. Your Honor. Okay, sandali, sandali. Ito po sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yun ay authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi naman po yung honor. Yun po ay isa ganang akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po. Thank you. Tuloy po, nakita mo yung papel. Ulitin ko nga. Nandoon yung mga pangalan ng nasasakyan ninyo. Kinumpirm ninyo na organic vehicle ninyo yun. Di ba? O siya, kinumpirm niya na siya ang pumirma. Papel yun, siya pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero, huwag mo kung do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Hindi naman po yung... No, wala talaga yung papel na yan. Wala, as far as you are concerned, dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, Your Honor. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga. Yun po ay opinion ko po, Your Honor. Opinion mo? Yes, Your Honor.
Opinion mo, ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, yes, sa totoo yung papel na yun. Wala akong kinikilingan dito, ha? Ayan, objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, nakasirox doon, nakamarkings pa doon yung mga butas ng pansir na ginamit doon para pagsaksak sa pasimer. Ibig sabihin, gawa-gawa, kayang gawin yun? Hindi naman. That is scientifically improbable. So you mean to say na ako, mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po yung honor. Oh, sige lang. You state your stand. By opinion. As far as the DIA is concerned, wala talaga yung document na yan. Naniwala ka na po siya po. Makita. Ano yung makita? Pinanggal lang ito sa panin nyo. Kahit mag-inventaryo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandun na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, nabalik ako sa grade 1. Kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. My apology, Your Honor. Oh, pero yun nga, I also accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. Ay, I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga, hindi makita. Then, dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal lang ito sa mga pasinir na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi mo nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet may life. Kung sabihin nyo na napagsabi ko na authentic yan, kung sabihin nyo hindi authentic. Mr. Chair, something lang kung sino may hawak. Yan ang tanong natin ngayon. I-locate. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging gano'n na lang may mag-leak na gano'n ka-sensitive information that will cause even the downfall of this country kung gano'n. Lahat na lang ng mga classified documents natin, mga top secret documents, ibigay natin sa China para alam ng China yung anong ating kahinaan, anong strengths and weaknesses natin, lahat-lahat. Tapos tayo, as a country, patay. Kaya this committee finds it important to determine kung sino nag-leak yan at gagawa tayo ng legislation para may stop yung leakage na yan. Do you agree with me? Yes, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Yes, wait. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa akin palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he kept a copy. It's just siguro nag-leak. Anyway, that is my own opinion, ha? And I believe in it. Yes, Madam. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has unahin natin muna si Senador. This person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code, is a tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, the estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, outright false. That's all, Mr. Chair.
Thank you, Senator Jingo Estrada. You want to say something? Yes, sir. Senator Morales? Yung pong sinasabi ni, ano, no, ni Honorable Senator Jingo Estrada na ako daw, di umano, yung sa palagay niya ay pinanggalingan. Well, no? Well, that's his opinion. Pero mali po yun. Kaya nga po ako sumulat sa ano no sa Director General ng PIDEA para i-submit yung sarili ko sa isang formal investigation. Willing and able po ako na kumarap sa anumang investigasyon para patunayan na wala akong kinalaman diyan. Unang-una, Your Honor, ang PIDEA, katulad ng paglalabas po diyan, ito po downloaded po, no? Pinadownload ko po dun sa kamag-anak ko. Ito po ang appointment ni Director Editario Bitong na disapprove ng Civil Service Commission. Well, I'm going to go to that. Apo, Your Honor. Ito po, yung ano po lang, no? Inano ko lang po, Your Honor, yung pag-leak ng dokumento. Pangalawa, meron po ako ang... Apo, Your Honor. Is that document classified? No, Your Honor, wala naman siyang security classification, Your Honor. Wala security classification. Apo. Ito po, letter niya doon sa Special Envoy ng Transnational Crime Overseer. Firmado po ng isang Director General ng PIDEA na may pangalang Moro Virgilio Lasso. Ito po yun. Yung sinasabi po na paglilik ng mga dokumento mula doon sa PIDEA, eh mukhang hindi na po ordinaryo. Sapagkat doon pa lang, doon sa pagkakaroon ng awayan doon sa PIDEA, allegedly involved si Director Lasso at saka yung isang Attorney Delgado. Nagmula po yung pag-away na yan, pag-umpisa po yun, may mga naglabasan ng mga dokumento. Ito po yun. So, we are alluding na posibleng nag-reach back si Attorney Delgado against sa General Lasso? Your Honor. Kaya naglabasan yung mga papilis na yan? Mukhang magmula nagkaroon ng ganun, biglang nagkaroon ng labasan ng mga dokumento. Hindi ko po sinasabi na si Attorney Delgado. Pero magmula na nagkaroon ng problema sa PIDEA patungkol doon sa kay Luigi Lasso at saka doon sa isang Attorney Delgado, nagkaroon na ng mga leakage ng mga ano no, dokumento sa PIDEA. Pangalawa, yung pong sinasabi ni Honorable Senator Angel Estrada na ako ay may mga kaso. Totoo po yun, may mga kinakaharap po akong kaso. Ito pong mga kaso na ito, hindi ko po ikinakaila. Inaharap ko po ito sa korte. Inaharap ko po yan. Lahat po yan, panay mga harassment case lamang po laban sa akin. Hindi po, kung ako ay nakasuhan, ay ako po ay guilty na. Dapat, susundin po sana yung presumption of innocence na ginagarantee ng Constitution. Hindi naman kung po yung tao nakasuhan na wala na siyang karapatan. Yun po sana, no? I understand. Thank you. So, babalikan kita mamaya. I will shift to Ms. Maricel Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay? Sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam ito po sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa okay. Ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun.
Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. So, bininta mo na after 2012? Binenta ko po siya noong 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. 2012, bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. March 11. Okay. Thank you. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Ako. Ha? Kung meron kayong... Hanapin ko po. Hanapin. Thank you. Ito rin, ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yon? Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan kanila? Opo. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bubugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your cooperation. So far, that would be all as far as this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa maganda condition, you try to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Chair, meron lang siyang gustong basahin. Daw niyang basahin lang yung gustong basahin niya. Basahin mo. Please, pakibasa. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon. Hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Ano na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako nasagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagpiyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin na hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ako sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko po ang magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir.
Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan. Sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi kanina kapatid natin siya dyan. Pahinga ka muna. Ma'am, thank you. Thank you, sir. Dave, James Dave Curioso, you're next. Please state your historical employment with PDEA. Anong posisyon at relasyon mo kina Director Francia at Jonathan Morales? Good morning po, Senator Mato de la Rosa. Mm-hmm. Sa ibang senators po kanina. When I was hired for Philippine Drug Enforcement Agency last 2008, it was August if I'm not mistaken, I was hired for a case monitor as a contractual employee po. So ang trabaho ko lang po talaga is to monitor drug cases from other regional trial court ng Manila, within Metro Manila. If I was assigned to go to Malabon, I will go there just to monitor the cases for drug personalities. Yeah, but for a while, I would like to acknowledge the presence of Senator Chis Escudero. You want to say something, Your Honor? Please continue later, ha? Very briefly, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge, what he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo, hindi po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maalala niya at babanggitin niya, edo yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa Chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tigil Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ang binanggit, yung tigil Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, abuti na po tayo ng December, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PDEA leaks. Ngayon ko ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng Chairman, may butas. Di po ba yung papel? Ede dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng Chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yon kung kaya't wala na ngayon sa PDEA kung nandun man yun ang simula.
kung hindi yan tinurn over kay Director Francia? Sino man ang nakakuha ng dokumentong yun? Sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng committee ito. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang iso nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yun. Pero subject matter na po marahil yun sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala, sa isyong ito, ang nais po nating malaman, saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panaroon ng chairman, nasa na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon, at nung mga retrato at sinong pa ang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya, na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, yes, for the consideration of the chairman, at a later time, and for the chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, Senator Po, for granting me leeway to speak. Thank you, Senator Chis Escudero, for those to the points that you have raised. Indeed, it is my pleasure to hear some advice coming from veteran senators who is a legal luminary, well accepted by the chair of this committee. Lahat ng points na ni-raise mo, and I'm going to consider it seriously and I'm going to roll on it in the proper time. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Chis. I would like to acknowledge the presence of Senator Grace Poe, another veteran senator who can give us some insights into this investigation. Ma'am, you have the floor. Thank you, Senator Bato. Actually, it's been a while since I attended a public order hearing. It's been years. Talagang masalimuot pag public order hearing. Pag meron kang hindi napatawag, sasabihin, meron bang ikinukubli? Pero ang totoo nun, kailangan din tayo nag-iingat kung saan galing ang ating mga impormasyon. Tama yung sinabi din ni Senator Chis. Actually, Ginoong Morales, sa tanggapan namin, hindi lang kay Senator Bato, maraming nagbigay ng babala sa amin tungkol sa inyong karakter. Mga patong-patong na kaso laban sa inyo. Ngayon, hindi naman natin sinasabi that it should jeopardize your testimony. I'm just telling you that we really have to go through with a fine-tooth comb the allegations that are being brought forth our committees. So, at the proper time, I would like to ask also, there are certain, kasi some cases against him. Natanggap din ninyo yata yung folder na sinubmit. Yes, this is pertaining to the house, housing, homeowners association, the Estafa case and everything. Oh. So, bigyan ko na sa aking Thank you for going through them. Actually, that's not naman the topic right now, no? So I don't want to bring it up anymore. Basta you have it already in your hands, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Because it also will it somewhat gives a background on our witness or our resource persons. So that's all. I am just here to observe. Paalis na rin ako dahil may isa pa akong hearing din. Thank you, Your Honor. Salamat for giving us time. Salamat. Thank you. Balikan kita, Dave Curioso. Please continue your statement. As mentioned po earlier, I was a case monitor back in 2008 for Philippine Drug Enforcement Agency just to monitor drug cases for within Metro Manila. Parang ano ka, civilian employee? Contractual. Contractual. Non-uniform personnel. Non-uniform personnel, contractual. Yes po. You may nire-renew yung kontrata every year? Yes. Please continue. Your question a while ago is, what is my relationship po, tama, with Jonathan Morales and Martin Francia? With all due respect po for both of them, Mr. Jonathan Morales and Mr. Martin Francia, they are both close to us. Kasi parehas po namin silang ninong sa kasal. And the reason why lang na nag
reach out ako kay Mr. Jonathan Morales on April 2, it's simply because I'm concerned about his welfare. Kasi alam ko na marami na siyang pinagdadaanan eh. As a private person, marami na siyang kasong pinagdaanan and marami na rin siyang sakit na pinagdaanan. So, I wanted to give him a heads up doon sa social media na nag-leak, which is with Maharlika. So, you confirm na nag-usap kayo prior to the first hearing that we conducted last week? Opo, April 2. April 2? Yes. Saan kayo nag-usap? Telepono po. Telepono? Opo. Totoo yung sinabi niya na kasama mo si Director Francia no nag-usap kayo or naka-three-way communication kayo? Or naka-speakerphone po. Ano? Naka-speakerphone po. Speakerphone, ikaw? Opo. Yung cellphone mo, naka-speakerphone? Opo. Bakit naka-speakerphone? Kasi, actually, Mr. Chair, Your Honor, I am willing to present yung conversation namin ni Mr. Jonathan Morales sa Viber na sinabi ko sa kanya nung magkausap kami kasi that's only within 3 minutes call, paputol-putol pa, na kuyang may nakakarinig sa'yo. Sabi niya, sino? Si Francia? Tumawa pa nga siya eh. Tapos sabi ko, oo, kasi nandito kami sa opisina niya. So at that time, magkasama kayo ni Francia? Opo. Sa opisina ni Francia? Opo, pero ang may kausap po si Francia noon na iba, hindi po si Morales. Okay. Tapos? Tapos, ang pinag-uusapan lang po namin ni Morales is, kuya, kilala mo yung mga sasakyan? Kasi kilala ko yung mga sasakyan eh. Sabi ko sa kanya, yung Mazda is sa'yo, yung Toyota Vios is sa'yo rin. Ay, so, sorry. Yung Toyota Vios is for Mr. Francia. However, merong parang problema kasi hindi namin ma-identify yung iba pang sasakyan. Kaya tinatanong ko rin po siya kung kanino. So ang sabi niya, hindi niya rin po alam, hindi niya maalala. And then, tinanong ko siya, kilala mo ba yung nakapirma? Which is, sabi niya sa akin, hindi ko maalala kung ako ba talaga yung nakapirma. Hindi niya daw po maalala. Yung pirma nung investigation agent or yung nasa may pre-op? Sa pre-op? Opo. Hindi niya maalala? Hindi niya maalala. Sige, continue. Tapos, after that conversation, April 7, nag-message siya sa akin na, Dave, sinulatan ko na si DG. Sinabi ko sa kanya na wala akong kinalaman kung paano napunta sa blogger yung report na yon. So sabi ko sa kanya, bakit ka gumawa ng sulat? Pinatawag ka ba? Sabi niya, ganun din at sa akin din papunta dahil sino ba yung investigation agent na nakapirma? Yun yung pagkakasabi niya. So meaning to say, April 2, hindi niya alam, pero afterwards, April 7, alam na niya na siya yung nakapirma. Sige, continue. Tapos, Mr. Chair, sabi ko, na-send mo na, tinanong ko siya, na-send mo na yung, na-send? Yung sulat. Okay. Which is the hard copy or the physical document. Sabi ko, baka mapasama, kuyang, hindi naman na daw pinansin ni DG, sabi ni Tata Abe, which is, prior to his statement, sinabi niya, dinideny daw ni DG. Ang sabi ko sa kanya, hindi na pinansin ni DG, sabi ni Tata Abe, which is, I'm talking to Maharlika. Not that particular document. Kasi, medyo magulo na yung nangyayari, sir. And then, tinanong ko siya kung nasend na niya. Sabi niya, oo, na-receive na. Ang last na sabi niya sa akin, nagtrabaho lang ako dati at naiwan niyan doon sa office. Di ba nga mula nung nagka-order na na-relieve tayo, bawal na kaming pumunta doon sa office. Tapos, gusto lang daw, sabi niya, saka gusto ko lang talagang malaman, hindi dyan na wala akong kinalaman sa paglabas niyan. Yun lang po. Meron kang binanggit, Jonathan Morales, last hearing about sa conversation niyo yung tatlo? Yes, Your Honor. Please. Ito yung, yung mga tanong ko, naka-speaker po, yun eh, sumasagot si Director Francia.
Ngayon, sabi nga niya, deny na lang natin para wala ng gulo. Para hindi na magulo. Kaya kung sino, ano yan, sino nagsabi? Siya. Director Francia. Ngayon, ikaw may hawak ng sandali lang. Ha? Ikaw may hawak ng cellphone. Narinig mo sinabi ni Francia na i-deny natin yan? Hindi po. Kasi... Sigurado ka? Apo. Kasi Mr. Chair, iba po yung kausap ni Mr. Francia noon. Hindi po kami. Kami dalawa lang talaga yung magkausap. Within that what's the use of putting it on speakerphone kung hindi nakikinig si Francia? Kasi po, Mr. Chair, gusto lang po talaga namin malaman kung totoo ba talaga yung lumabas na dokumento. Kaya nga, yun nga ang tanong ko, bakit ka nag-speakerphone kung kayo lang pala dalawa nag-uusap, hindi pala nakikinig si Francia? Naririnig din naman po niya pero hindi po siya sumasagot. Oh, naririnig niya? Opo. Hindi siya sumasama sa usapan niyo? Hindi lang po siya sumasama sa usapan namin. So how about yung sinabi ni Morales na nagsabi si Francia na i-deny lang natin? Into my recollection, Your Honor, yung sinabi niya na statement na i-deny na lang natin kasi director na ako, baka magkagulo lang, is a false statement po, Mr. Chair. Kasi it was taken out of context yung deny. Sige nga, paano mang anong context pala na alam mo? Kasi po, nung magkausap kami, nung naririnig niya siguro sa background is yung conversation with Martin Francia and the other person, sinasabi niya lang na i-deny ko yan kasi hindi nila nakita yung dokumento. You mean to say, iba ang sinabihan ni Francia na i-deny ko yan? Yung kausap niya sa cellphone? Na kasi hindi ko naman po nila nakita yung dokumento, Mr. Chair. Kaya i-deny niya. Pag sinabi niya na i-deny niya kasi hindi niya nakita yung dokumento. I-deny niya kasi... Ulitin mo nga yung... I-deny ko yan kasi hindi ko naman nakita yung dokumento na yan. Sabi ni... Mr. Francia. Sinong sinabihan niya? Yung asawa ko po. Asawa mo? Apo, kasama ko po nun sila nun. Bakit nas kasama ang asawa mo sa usapan niyo? Kasi po yung asawa ko po is an agent of Philippine Drug Enforcement. Agent na pinigay yung asawa mo? Yes po. So, confirm mo na sinabihan mo yung asawa ni Curioso na i-deny mo yan dahil hindi mo nakita? Yung eksaktong pagkakasabi ko, hindi ko po matandaan, pero totoong sinabi ko kung i-deny ko yan. Alam mo, very recent lang ito nangyari, ha? Opo. We must be precise. Otherwise, wala kang kwintang agent kung simpleng usapan gano'n, hindi mo recall. Do not leave yourself, do not leave a room for maneuver. Be precise. Yes, sir. O, sige. Sinabihan ko po siya, si Agent Amar, yung kanyang asawa. Okay. Na i-deny ko yan kasi hindi ko alam yan eh. Hindi ko nalaman yan, hindi yan pinialam sa akin noon. Kaya okay. Tanong nyo, sabi ko, i-deny ko yan kasi wala akong kamalay-malay dyan. So bakit that was precisely your words? Opo. You swear your words? Ang kausap ko po ay ibang tao. Ibang tao? Siya, ina-assume lang po ni Morales na siya yung kausap ko. Hindi naman po niya nakikita kung saan ako nakaharap, kung sa kanya ba o dito. Ina-assume niya na siya yung sinabihan ko. Okay. Paano mo in-assume na ikaw ang sinabihan na i-deny? Erroner. Nung kausap ko si Babe, Curioso, sabi niya, Kuya, ano pa kami sa wedding si Tata Abe? Eto, naririnig ka niya. So, nagsalita ako sa kanya. Sumasagot naman siya. Ang sabi niya, tinay na lang yan para hindi na magulo. Yun po yung sinasabi niya. Kaya nga, nung nakarang hearing, sinasabi nga niya, may sinabihan siya pero hindi niya maalala kung sino. Alam mo, Your Honor, itong sinasabi ni Dave na yung pirma, hindi ko ma-recognize, nakatakit po yung pirma. At saka nung time na yun, kakain pa lang ako noon eh, nung pinakita niya eh, nung sinag po niya sa akin. Nung makita ko po yung video at saka yung dokumento, yung sinasabi niya, hindi nila nakikita. Eh, samantala sa kanila galing yung dokumento, pinakita sa akin. Sinend sa akin sa Viber. Kaya doon ko lang nakita. Kaya nung tinitignan ko, sabi ko, kanino to? Kasi may takip. May takip po yung pirma. Hindi po talaga siya, pati mga pangalan. Kaya hindi ka sigurado. Kaya hindi ako sigurado. At saka yung biglang tingin na yun, kaya nung sumasabi ko, parang ako ata yun ha. Sabi ko pa nga sa kanila. Yung pa nga ho yung ako,
naiintindihan ko yung position nila ngayon kasi yung asawa niya nandun pa. Kasama nila, nag-testify nung isang hearing. Eh hindi ko rin sila masisisi kung saan man sila papanay. Kasi choice po nila yan. Hindi ko naman po sinabi pumalik sila sa akin. Ang inaano ko lang po dito, eh yung pag-uusap, nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni ano no ni Director Francia at sa akin sa pamagitan niya nung yung dun mismo dun sa yung cellphone na nilagay sa speakerphone. Kumbaga, kaya yung mga tanong ko sinasagot naman doon sa kabila. Yung sinasabi niya sinasagot ko naman. Oh, hindi kami nagkausap na direkta pero meron conduit. May conduit, Your Honor. Ang talo ka lang ngayon dito dahil 2-1. Dahil Your Honor, deny, ikaw ang nag-insist. Your Honor, yan yung, ano sir, hindi naman, ano no, kumbaga sa, ano no, ito sila na, yan yung buong agency, Your Honor. Hindi ko naman kinakailangan ano pa man eh. Basta yun lang po yung sakop ng aking, ano no, personal na, ano no, knowledge. I'm not saying that you are lying. No, I'm not saying that you are lying. Sabi ko lang, kung preponderance of evidence sa pag-uusapan dito ngayon, talaga matatalo ka dahil dalawa sila nagdi-deny, ikaw isa ka lang na nag-insist. Totoo po yun, Your Honor. Totoo po yun. Yun na. Hindi kong sabihin ko, hindi. Nasabi ko, nagsinungaling ka. Apo. So, hindi totoong sinabi ni Morales na, ay ni Pansya na i-deny natin yan. Hindi po. Hindi. Hindi po. Pero sinabi niya, pero sa ibang tao po. Sa ibang tao, which is asawa mo, opo, na i-deny niya dahil hindi niya alam yan. Opo. Okay, so yan ang narinig mo. Opo. You confirm, Mr. Francia. Yes, Your Honor. Ikaw, sinabi mo na ikaw ang sinabihan na i-deny natin yan. Yes, Your Honor. Kasi nga, kaya ako sumulat, pati kay DG, gawa lang, ako yung nakapirma. Ako yung nakapirma, sila hindi nakapirma. Ako yung nakapirma doon sa dokumento. Sino maiipit dyan? Ako. Madali nilang itanggi. Hindi ko naman sila, ano no? Hindi ko naman sila, Your Honor, mapipilit o anuman na, ano, dahil choice nila yan eh. Dahil na iniingatan sila. Sa akin, nasa labas na ako, Your Honor. Nasa labas na ako. Sila nasa loob pa. Kaya, yun yung... Thank you for that. Attorney Vince Delgado. Yes, Mr. Chair. Good morning po. Yes. Ano ang connection mo kay PDEA Director General Lasso? Totoo ba na binigay sa'yo ni DG Lasso ang CCTV footage na nagpapakita na ikaw ay hinaharas dahil sa pagbusina mo sa kutsinya? Kung binigay niya sa'yo, ikaw ba ang nagbigay ng video na ito sa viral vlogger na si Marlica? Your Honor, good morning po. If I may read, Your Honor, may niready po ako na statement para sa... para sige, please. Mr. Chair and members of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, good morning po. Nagpapasalamat po ako sa Senate Blue Ribbon Committee for giving time and attention to address this matter of document security in government agencies. Maiksing pakilala lang po. This is not Blue Ribbon Committee. This is Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Thank you. Sorry, Your Honor. Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Maiksing pakilala lang po. Ako po si Attorney Alvin Sen Ma G. Delgado. Dati po akong agent or drug enforcement officer po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Dati? Opo. So ngayon, hindi na? Hindi na po. Umalis ka na sa PDEA? Opo. Kailan lang? Nung resign po ako ng December and naging effective po yung resignation ko nitong January 6 po, 2020. Kailan ba nangyari yung video na yun? November po, 17. November. Pagka-December, nag-resign ka? Opo. Nag-tender po ako ng resignation. Okay. Please continue. Opo. Nagsimula ako ng panunungkulan noong December 30, 2010. Ngunit ngayon po, sabi ko na resign na po ako January 6, 2024. Ako po ay naimbitahan na ni Honorable Chairman
dahil sa statement or implied accusation ni DG Lasso that I most probably leaked a video to a certain blogger, Maharlika. Ang CCTV footage po na iyon ay magpapakita ng mga pangyayari ng pagtamo ko ng verbal at physical assault mula kay DG Lasso. Bilang pagtugon po, kasama po sa invitation na magbigay po ako ng views and comments about dun po sa pangyayari. Ito po. Yung sa patungkol po doon sa statement, hindi ko po sinasabi, hindi ko po, mahaba po yung sinabi ni Direct ni DG Lasso, hindi ko na po babasahin na nasa ano naman po. Hindi ko po sinasabi na nagsisinungaling si DG Lasso. Pero hindi po totoo yung sinasabi niya. Hindi po ako nagbigay ng CCTV footage or video sa vlogger na si Maharlika. Ang nangyari po noon, nag-request po ako ng CCTV footage. Pero para po ito sa administrative and criminal case na isasampa ko po sa kanya. Laban kay DG Lasso. Which was granted by DG Lasso. Apo, apo. Hindi kayo sa'yo, humigay niya po. Thank you. Apo. Ang ginawa ko po sa video ay sinabit ko po ito bilang pati ng proof or evidence sa ombudsman. Pero ito po, bago pa maibigay sa akin ang kopya ng video or CCTV footage, ikinalat na po ng administrasyon ni DG Lasso yung video sa mga group chats. Meron po akong pruweba, pwede ko rin po i-submit po sa committee. At saka meron pong isang pagkakataon na si DG Lasso, nag-speech pa siya sa isang regional office po sa La Union, sa IDEA Regional Office 1. Binanggit niya na ikwento niya po yung pangyayari sa amin. Tapos ang ginawa niya po is, sa bahay sa kwento niya, kumbaga he played the victim. Sabi niya na porket daw naka-inova lang siya, kaya ko raw siya binusinahan. Ganun po yung kwento niya. Tapos po, nabanggit niya na, di ba napanood niyo naman yung video? So sa pangyayari po na yun, alam niya na na-leak na po yung video na yun, yung CCTV footage po. Tsaka isa pa po, kung gusto ko pong ikalat yung video na yun, marami pong nag-reach, meron, hindi naman po marami, may nag-reach out po sa akin from EBS, GMA, at saka ang pagkakaalam ko po na nawagan pa po si Miss Maharlika na magpa-interview, pero hindi ko po yung pinaunlakan. Ang ginawa ko lang po is, nag-file lang po ako sa proper venue ng kaso laban sa kanya. Kasi po, bilang... Paano ka na-reach out ni Maharlika? Sa ano po, yung mga videos po na pinapost niya, nakita ko po na sinasabi niya, Atty. Delgado, ganyan, gusto niya po akong interview, pero hindi ko po na paunlakan. Hindi naman po dahil against po ako sa kanya, pero dahil lang yung mas tamang venue po is i-file ko yung kaso na yun sa tamang opisina po, tamang ahensya ng gobyerno po. Correct. Abogado ka, di ba? Apo. Yun nga to do. Continue. Tapos po, isingit ko na lang po, medyo hindi na relevant. Yung gawain po, yung pagkakalat po kasi ng video na yun, sa kanila po yun ang galing. Yun po yung sa administration ni DG Lasso po. When you say kanila, sa administration po ni DG Lasso. Bali po, meron po akong pruweba, katulad ng sabi ko kanina, isasubmit ko po sa committee, na yung ginagawain nila, mahilig po kasi sila magkalat sa groups para character assassination, ganyan. Meron pa nga po akong natanggap na paninira sa akin, propaganda po nila. Hindi ko na po babasahin kasi medyo mahaba, tsaka may mga mali-maling spell. Pero malinaw po na galing po yun sa kanila, sa director po. Yun po. Thank you. So, malinaw na hindi ikaw ang nagkalat ng video. Hindi po. Hindi ikaw ang nagbigay kay Maharlika. Hindi po, sir. Most likely, nakuha ni Maharlika yun from the internet. Kasi nagkalat naman kaya yan. Opo. Ako hindi ko pa nakita yung video niyan eh, pero nagkalat na. Opo. Okay. Sir, you want to say something? General Lasso. Yes, Your Honor. May I ask our Director for Intelligence Service who has control and custody of these CCTV tapes on how we control the... How we control providing copies of this CCTV footage, sir? Director Bitong, sir. Yes, go ahead, Director Bitong.
Ang actual po na nangyari ay Friday 5:47 dumating yung request ni Atty. Delgado, or should I say Vince Delgado, 5:47 after office hours. Pagka Monday, dumating yung second letter niya complaining na bakit daw hindi inaaksyonan. Dumating yung letter niya at the time, I think it's 3:23. 17 minutes later, I was informed na nagpadala na siya ng letter sa ombudsman. So, Friday, 5:47, lampas na ng office hours, wala ng tao. Pagka Monday, it's 3:23. If I'm not, I think, just 17 minutes later, nandun na sa ombudsman yung, yung letter niya. So, the process po ng pag-release nito is, unang-una sir, bago po yung aming CCTV system, At meron po kaming policy on how we can extract and how we release this. So, nag-request nga po siya. Eventually, sir, binigay namin sa kanya yung original na copy. After deliberating over this, ibinigay namin sa kanya. As far as I'm concerned, wala po kaming ibang pinagbigyan except siya lang. So siya lang ang may extracted copy nung binigay namin sa kanya. So not even us. Hindi po kami nag-release sa kahit sinong tao. So just to answer your question, sir, yun po yung proseso na yan. So meaning to say, you are debunking his claim that prior to your turning over of said footages to him, nagkalat na daw sa social media yung video na yan. That is not true, sir. Wala pa pong lumalabas nung Can you elucidate to me, Delgado? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ito po yung screenshots ng group chats po nila na kinalat po nila yung video even before ma-receive ko po yung request ko po from request. Ay, group chat of hindi ko medyo ang nakalagay po dito is IIS-IOD yung name ng group chat, tapos meron din pong isang group chat nakalagay po IS, tapos dito po may kita po na may mga video sila ni Pinorward. So sino nagpost ng video? Pagkita mo yan kung group chat po, yung sir lang po nakalagay Matamorosa. Ha? Matamorosa po. Pero yung username po na nakalagay. Nag-post siya lang po. As far as your concern, sino yung Matamorosa? Agent po siya sa IS, pero sir, if I may I know the exact date nung paano po niya pinalabas? Exact date yan. Sir, wala pong date dito sa screenshot. Pero nakalagay po dito, sharing you the copy of CCTV.